Guys, ano nararamdaman nyo kapag napapanood nyo yung mga vlog ng mga sikat na vloggers na tumutulong? Yung may mga nagpapanggap na mahirap, tapos may mga nagbibigay ng pera. Ano yung nararamdaman nyo? As a Filipino, ano yung pakiramdam? And guys, kilala nyo ba si Sam? Hindi si Sam Milby ha? Si Sam, yung foreigner na nagpapanggap na pulubi. Yes. Ayan yung reaction video ko ngayon sa vlog ko today. Okay guys, so watch nyo to. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, Tantu Reshi Vlogs. Guys, I hope you're okay. And inshallah, okay sa inyo yung lahat. And lagi ko sinasabi, don't forget to say Alhamdulillah all the time. Kasi everyday, kapag gising nyo sa umaga, it's already a blessing. Yes. Yun guys, pag-uusapan natin today, yung isang sikat na vlogger, pasikat na siya, actually sikat siya, kasi meron na siyang nasa 360,000 subscribers sa YouTube. Okay? So, pero, bago ang lahat, yung mga bago sa channel ko, my name is Zai, I'm a Filipina, and I married an Indian man. Yes, guys. And, sasabihin ko din na I'm a revert Muslim. Yes, I'm married to a Muslim man. And currently, LDR relationship namin ngayon. Nasa Abu Dhabi siya, and kami ng mga bata, nandito sa Manila, Philippines. Pag-uusapan natin today ay si Mr. Sam. Alam ko guys na aware kayo and napapanood nyo na rin siya. Si Sam, na siya ay taga Syria. He's staying here in the Philippines for almost like 15 years now according to his YouTube channel. Okay? 15 years na siya dito na naka-stay sa Pilipinas. So yun, he's from Syria. So he's a Syrian. Okay, katulad ni Hungry Syrian na si Basil. Okay, pareho silang Syrians. Okay, so yun. Siya yung nakikita ko sa mga news feed ko sa Facebook na medyo nag-viral na ngayon, nagtitrending na yung ginagawa niya. And, by the way, ito, may kita nyo dito sa screen yung mga video clips niya. Okay, siya yung nagme-makeup, nagpapanggap na pulubi. By the way, yung channel niya is Foreign Germs. Foreign Germs is, of course, obviously, it's from the word foreigner, foreign. And germs is the, alam niyo yung madumi. Okay? Parang pulubing foreigner. Ayun nga tawag niya sa sarili niya. So, yun. Ano bang ginagawa niya, guys, sa channel niya? Ang ginagawa niya sa channel niya, guys, is nagpapanggap siyang pulubi na foreigner. Humihingi siya ng limos sa mga tao sa paligid, sa mga nagtitinda. The most commonly, yung mga may hirap. Yan. Yung mga nagtitinda sa kalye, street vendor, titinda ng buko, siya yan. And, ilan sa mga vlogs niya, yung mga social experiment na ginagawa niya, eh talaga naantig yung puso ko. Hindi lang siguro ang puso ko, pati puso ninyo mga viewers. Yon. So, tinignan ko tong rich versus poor nga, na ginawa niyang social experiment. Ito guys, medyo nakakalungkot din isipin, di ba? Minsan, kung sino pa yung wala, kadalasan pala, kung sino pa yung sakto lang yung pera, sila pa yung merong meron silang puso para magbigay, mag-share ng blessings. Kasi nakita ko yun eh. Kung sino pa yung meron, may kaya-kaya sa buhay, sila pa yung, alam mo yun, yung parang hindi nagbibigay. Pero, may explanation din ako dyan, guys. Ba't ganun? Kasi nakita natin, eto ha, nakita ko sa inyo. Meron siyang pinuntahan na kumakain. Meron siyang pinuntahan na kumakain. Okay? And hindi sabihin niya na limos. Yung mga dumadaan na nagtrabaho, ganito. Pwede rin yun na
siguro, kaya hindi siya binigyan, kaya hindi siya pinansin, siguro busy sila. Or, kasi guys, yung mga, normally, yung mga nakikita natin kumakain sa mga mamahaling restaurant, siguro, marami silang business. Or, marami rin silang dues. Yan. Marami silang mga babayarin. Kala lang natin, maganda yung sasakyan nila, ganito. Pero, mas masakit yung ulo ng mga taong yun. Kumpara sa mga normal lang na mga tao. Yung mga nagtitinda, diba, sa kalye. Tingin ko mas, ano pa, peaceful pa yung buhay nila kaysa dun sa mga may kaya-kaya eh. Ang tingin nyo guys, mag-comment kayo dyan sa baba. So yun guys, mabalik tayo okay, dito kay Sam. Okay? Ang ginagawa niya guys, eto ha, ba't ako nabibilib dito sa taong to? Kasi may effort siya na mag-social experiment using himself, okay, na nagpapanggap siyang pulubi. Yan. Nagpapanggap siyang pulubi. Bakit ko sinabing mahirap to, guys? Kasi ako, guys, personally talaga, to be honest with you, ayoko ng rejection. Rejection in a way na kapag nanghingi ka ng tulong sa isang tao, tapos tinanggihan ka, medyo masakit yun eh. Diba? Nakaka-relate ba kayo guys? Mag-comment kayo sa baba kung nakaka-relate kayo. Diba? Siya, nag-change siya ng outfit, ng pulubi, okay, although nag-i-English siya, ganyan. Still, alam ko yung feeling ng ganyan, nalalapit ka, meron kang second thought na meron ka rin fear na hindi ka bigyan, na magkaroon ka ng self-pity, ba't hindi ako binigyan? Parang strong heart siya, di ba, si Sam? Parang, whatever yung reaction nung hihinga niya ng pera, hihinga niya ng limos, hihinga niya ng pagkain, whatever, parang kaya niya i-accept. Kasi parang hirap nun, di ba, guys? Yung i-reject ka, parang gawin kang, parang wala-wala kwenta. O sige, parang hindi ka nag-exist, hindi ka tinulungan, masakit yun, di ba? Di ba nakakarelate kayo? Masakit yun yung tinanggihan ka. Alam mo naman na meron sila, tapos tinanggihan ka. Medyo nakaka-hurt yun. Yun, so yun. Kaya nabilib din ako sa taong to. Kasi, nagte-take risk siya na mag-change, mag-approach ng tao. Okay? Na hingi siya ng pagkain. Ito, papakita ko sa inyo. Nakaka-touch din to. Okay? Yan, guys. Hindi ako nag-judge, pero as I can see her, she is a, I think so is a, lesbian, okay, tomboy. Okay. Si ate. Na-stroke daw siya. Pero yan. Nag-ano pa siya, nag-effort pa siya bumili ng soft drink. Ibili niya to si Sam. Okay, kaya binigyan siya ng pera ni Sam. Bilang kapalit. So ayaw niya tanggapin kasi mas kailangan daw niya yun. In-offer pa nga na bilhin niya ng chinelas eh. Eto guys, kausapin ko lang yung mga mapanghusga. May kay Katoliko pa yan o Muslim pagaya ko, please huwag tayong maging judgmental. Okay, sinabi na haram yung pagiging tomboy, pagiging bakla, okay. Pero lagi natin tatandaan na si Allah lang pwedeng mag-judge sa kanila at sa atin. Wala tayong karapatan. Okay, isipin nyo yan, kung totoo yan. Halimbawa, nasa kalagayan ka ni Sam, nilapitan po mo yung isang taong ganyan. Yung tomboy ba? Bakla. Tapos tinulungan ka. Anong mararamdaman mo? Diba? Parang, ako talaga ha, tulad ito, bibigyan ko pa kayo ng example. Yung mga matagal na sa channel ko, yung dahilan bakit kami ngayon nasa sitwasyon ng LDR ng asawa ko, pati yung mga anak ko, magkalayo sila ng daddy nila. Dahil yan, sa isang, sa ginawa sa amin, ng isang Arabo. Okay? Noon, nung ginawa sa amin yan, galit na galit ako sa mga Arabo. Galit na galit ako. Tapos, na-realize ko, kasi nagdalasal ako, ganun. Naghihingi ako ng guidance kay Allah, bakit ganun? Alam mo, dati iniisip ko lahat ng Arabo ganun. Pero hindi, nagbago yung isip ko. Nagbago yung pananaw ko kasi, okay, isang Arabo lang gumawa ng ganun sa amin.
Pero karamihan sa kanila mababait. May awa, may mercy sa ibang tao. May kind heart. Meron silang takot sa Allah. May takot sila sa Diyos. May fear of Allah sila. Ayan. Ayan yung mahalaga. May takot ka sa Diyos. Ayaw mong gumawa ng masama sa kapwa mo. Kasi may takot ka na paparusahan ka ni Allah. Nababalik sa iyo yun. Yan. So yun. Nakita ko na kaming dalawang asawa ko na hindi porke Arabo, ganun na yung ugali. Talagang may mga tao talaga na masama talaga ang ugali. Kahit anong gawin pa nilang dasal. Ito, hindi ko sinasabi na hindi importante ang sala sa ating mga Muslim. 5 times a day tayo nagtadasal, okay. Dapat natin gawin yun lagi. Hindi lang tuwing Ramadan. Lagi yan. Pero, sana lang, yung mga taong paladasal, yung mga tao, lalo tayo mga Muslim, 5 times a day, sana magbigay tayo na example also sa example sa mga non-believers, non-Muslims din, na lalo sa ating mga kapatid na Muslim, na kung alam nila na nagdadasal tayo ng 5 times, sana naman ipakita din natin sa actions yun, through actions. Yung hindi tayo mananakit na ibang tao. Hindi tayo magiging judgmental. Hindi natin i-judge kung ano yung paniniwala ng ibang religion. Ayun lang ang gusto kong sabihin talaga. Kasi minsan, sa pagiging judgmental natin, tandaan natin na ang Islam ay isang perfectong religion. Wala tayong doubt doon. Islam is a perfect religion. But, Muslims are not. Okay? Huwag natin sanang ipaghalo yun. Lahat tayo mayroong imperfections sa buhay, imperfections sa pagkatao, kasi tao lang tayo eh, ginawa lang tayo ni Allah. So yun, perfecto ang Islam, pero ang mga Muslim hindi. So, yung mga non-Muslims na nagawa ng masama ng mga Muslim na kagaya ko, patawarin na lang natin sila, patawarin natin yung kapwa nating tao. So, yun. Yun ang lagi ko sinasabi na we shouldn't judge people because we are not Allah. Si Allah lang yung mag-judge. Katulad nga nito, si ate, she's a lesbian. Sa Muslim kasi talagang hindi maganda. Kahit sa Katoliko, di ba? Kasalanan yan. Pero wag natin i-judge. Kasi, tao din sila. Okay? Though, hindi sila yung ginawang, wala namang ginawa yung Allah na ganong kasarian. Pero, let's put in mind na talagang dapat mangibabaw ang humanity kaysa sa religion. Yan, hindi porkit Muslim tayo, eh perfecto na tayo. Hindi. Tandaan natin, ang Islam ang perfecto, ang mga Muslim ay hindi. Yun. So, yung sinasabi ko, hindi ako masyadong religious, guys, ha? Wala akong ganong alam sa Quran. Pero ang sinasabi ko is, yung pagiging makatao, pagiging mabuting tao sa ibang tao. Yan. So, yun. Mabalik tayo dito sa ginagawa ni Sam. Okay? Yan, binabalik niya yung ginawa ng babae sa pagtulong. Pagbigay niya ng pera. So, yun. Ano ba yun? Meron pala. Ito. Nakakaiyak talaga yung magbubuko. Ayan si nanay. Binigyan pa na. Ito pa guys, natutuwa ako. Ito yung sa mga napapanood ko. Lumalabas talaga ang pagiging yung hospitality ng isang Pilipino sa mga dayuhan. Sa mga foreigners. Diba? Kita natin mahirap. Ayan, binigyan siya ng full bag ng ng pagkain. Water, bread, yan. Napakabait, di ba? Yun. Lumalabas din yung pagiging hospitable. Hospitable, tama ba? Yan. Yung mga, tayo mga Filipino. Kasi tayo mga Filipino, likas atin yung mga maawain, matulungin, masayahin. Likas atin yung mga yan. Kaya gustong-gusto tayo ng mga foreigners eh. Gustong-gusto ng mga foreigners na pumunta rito sa Pilipinas. Dahil sa kaugalian natin ganyan. Hindi natin, basta ready tayong tumulong. Ganon tayo. Diba? So yun, sa nakikita kong mga videos niya, lumalabas din yung mga totoong ugali ng mga Filipino. Yan. And, ano pa ba? Ito. Dito ako medyo na-touch talaga. Kasi, si kuyang magbubo ko, inabutan siya ng pera. Inabutan siya ng pera
si Sam nga binubutan ng pera. So, tignan nyo naman, napakasimple ng buhay, ni mambubuko. Tapos, yung binigyan siya ng pera ni Sam, ni foreign germs, tumalikot siya, tapos naiyak siya. Sobrang na-touch ako doon kasi parang buong ano yata niya yun eh, buong kita niya nung araw. Buong araw. So yun, nakaka-touch, di ba? So yun guys, shinare ko sa inyo to para ipakita sa inyo ang yung mga tao, mga ibang lahi na gumagawa ng kabutihan din sa ating mga Pilipino. Mga Syrian, tsaka kung may gumawa sa inyo, katulad sa amin, kung may gumawa sa inyo isang taong, kunyari, Arabo, na hindi maganda, huwag natin lahatin. Okay? May mga tao pa rin, may mga Arabo pa rin na mababait, katulad nito, si Syrian na Sam, and the Hungry Syrian, and especially ang idol natin is na si Ivana. Half Arab din siya. So, yun. And, eto tatanong ko guys ha, mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga isasagot nyo, tagatapit natin dito. Tatlo kasi yung mga viewers, tatlong klase ng viewers ang nanonood dito sa mga klase ng social experiment. Kila Ivana, itong pagtulong ni The Hungry Syrian Wanderer, and itong si Foreign Germs. Tatlong klase ng viewers meron sila. Isang natatouch kasi katulad ko, how I wish na kaya kong gawin yung ginagawa ni Foreign Germs. Yung tumulong sa mga sa kapwa ko. Kahit sino. Yan. Ako yung type ng viewer na ganun. Number two na viewer is yung nasa kalagayan naman itong mga tinutulungan niya. Yung mga kapwa sa buhay na minsan nangangarap din na may ganitong foreign germs na dumaan sa kanilang buhay. At pangatlo, yung mga nagja-judge kaagad, mga judgmental, na siguro iniisip nila na ginagawa to ni foreign germs para kumita ng views. Pero, naniniwala naman ako na ginagawa to ni foreign germs, okay, whatever it is, he's earning money, pero nakita naman natin na binabalik din naman sa tao yung yung mga kinikita niya. And most importantly, tayo mga viewers, may lesson tayo nakukuha. And nagiging influencer sila ng buhay natin. Yan. Yan naman yung importante. Yung manood tayo sa ginagawa ng ibang tao, yung may natututunan tayo. Pwede din natin i-apply sa ating totoong buhay. Pwede din tayo maging foreign germs ng totoong buhay. Pwede tayong maging The Syrian Wanderer and Ivana ng Pulubi Prank. Pwede tayong maging ganun kung gugustuhin natin. So yun guys, sana may natutunan kayo sa vlog ko today. Don't forget na bisitahin nyo rin yung Foreign Germs channel kasi matutuwa talaga kayo sa ginagawa niya. Yan, iba na yung itsura niya ngayon. May bago na siyang hairstyle, may bago na siyang wig. Hindi na siya makikilala lalo. Marami na siyang medyo dark skin na siya sa mga sa latest vlog niya. So yun guys. Hanggang dito na lang tayo guys. Till our next vlog. My name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!